revenge will be to give you the so mistreated that have failed to take away their tenderness. It was the people who hated you the most when rage became the language of their song. And underneath the skin of this town today, its heart has been scarred forevermore. Its heart has been scarred forevermore. And underneath the skin of this town today, red and black, its heart's been scarred forevermore. Sa katotohanan! Magandang hapon, mga kabunyog! Narito na ang mga balita at impormasyon sa araw na to, Abril 10, 2021. Bunyog! Sa katotohanan! Balitang COVID-19, pumalo na sa 12,674 ang kasong naitala ngayong araw na to. Simula nang sumirit ang mga kaso ng COVID-19, di na bumababa sa 1,000 ang naitatala ng Department of Health. Bunyog! Sa katotohanan! Sa balitang West Philippine Sea muna tayo. Bunyok! Sa katotohanan, Mariing kinukundina ng sambayan ang patuloy na pagbibingi-bingihan ng China na paalisin ang kanilang mga mangingisda sa exclusive economic zone ng Pilipinas na nakabatay sa UN Convention on the Law of the Sea or UNCLOS. Bunyog sa katotohanan! Ayon sa koalisyon, ito ay isang seryosong paglabag sa soberanya ng bansa at pagkakait sa mga Pilipinong makapangisda sa sariling bakura ng Pilipinas. Dapat umanong igalang ng China ang arbitral award na iginawad ng UNCLOS
Foreign Affairs Secretary Teodoro Loxin Jr. at mga miyembro ng Kongreso na marinding nagkukundina sa kasalukuyang paglabag ng China sa soberanya, teritoryo at karapatan ng bansa. Ngunit ang lahat daw ng ito ay baliwala kung hindi mismo iimik at aaksyon si Pangulong Rodrigo Duterte, kung kaya't ito'y nananawagan sa Pangulo na lubayanan nito ang pagsasalalay o pagdidepende sa China, maging matapang sa pag-iit sa tribunal award na kinatagumpayan ng bansa at gumawa ng independent foreign policy na magpoprotekta sa soberanya, teritoryo at karapatan ng Pilipinas. Matatandaan na patuloy ang pagbabaliwala ng China na paalisin ang mahigit 40 nitong mga barko sa Julian Felipe Reef na nasa exclusive economic zone ng bansa. Sa katotohanan, ang pinakauling nangyaring pangharas ng China ay nang habulin ng sasakyang pandagat nito ang isang Filipino television crew na pumalaot sa West Philippine Sea para magdokumento ng mga pangyayari doon. Ang nangyaring ito ay ang nagbunsod naman sa Department of National Defense na utusan ng Armed Forces of the Philippines na mag-imbestiga patungkol dito. Ayon naman kay Senador Francis Pangilinan, isa sa mga mambabatas na mariing tumututol at nagkukundina sa patuloy na pambubuli ng China sa West Philippine Sea, dapat daw natularan ng gobyerno ang Vietnam at Indonesia na hindi nagpapatinag sa agresyon ng China at tumitindig at tumututol sa pananakop na ginagawa nito. Samantala, nagbabala naman ang bansang Amerika sa China ng anumang armadong pang-aatake nito sa kasundaluhan, pampublikong sasakyang pandagat o panghimpapawid ng Pilipinas sa dagat Pasipiko man o South China Sea, ay mapipilitan itong isakatuparan ng obligasyon nito sa Pilipinas. Sa ilalim ng US-Philippines Mutual Defense Treaty, ito ay ayon kay State Department spokesman Ned Price. Bunyog sa katotohanan. Kaugnay po sa ating balitang COVID na pumalo na sa 12,674 ngayong araw na ito. Kaugnay po rito ay may makakausap tayo mula sa Quezon City, Metro Manila, para alamin ang sitwasyon doon. Ating makakapanayam na nakatira mismo sa 1st District ng Quezon City, si Sir Wency Lobo, isang freelance consultant ng isang pribadong kumpanya. Magandang hapon, Sir. Sir Wency. Kukumustahin po natin ang sitwasyon sa National Capital Region, lalo na sa Metro Manila, ang sitwasyon ng COVID-19, lalo na sa Quezon City. Ang isa pong makakapanayam natin ngayon ay nakatira po mismo doon at nandoon na rin. Hello, Sir Wincy. Si Gerald to. Si Kabunyog Gerald. Sa katotohanan. Hi. Good afternoon. Kumusta? Okay na. Alam mo, sumirit ngayon sa sobra sa 12,000 ang kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Kumusta dyan sa barangay nyo? Dito sa barangay namin,
sa Barangay Iba sa Quezon City, compared sa nakaraang linggo, mataas din ang itinaas. Meron kami mga 54 cases dito lang sa aming barangay. Ano nga yung barangay mo, Sir Wensi? Barangay Pangbondok. Sa Quezon City. Sa ano, sa tingin mo, bakit tumataas ang kaso ng COVID diyan? Dito sa amin ano, ang pinaka-honest na pwede nating sabihin ay yung hindi nila alam na may mga COVID cases yung kasama nila o nakakasalamuha. For a long time kasi ang ating mga campaign, pinapaalam natin yung pag-iiwas sa may mga COVID, yung mga symptoms. Ngayon, parang hindi natin alam kasama natin sa bahay o kasama natin sa barangay, meron na palang COVID. Patuloy ba ang patuloy ba ang pagbabakuna diyan sa lugar niyo kagaya dito sa amin? Ganito kasi Gerald, ano? 3 million yung aming population sa Quezon City. Ang na-acquire pa lang na vaccine around 300,000. So ang laki pa ang gagawin para ma-vaccine ang buong community ng Quezon. Anong bakuna 'yan, Sir Wensi? Ang alam ko nito yung ano Zeneca. Yung ano, AstraZeneca? Yes. Ngayong extended ang ECQ dyan hanggang katapusan, may mga ayuda na ba kayong natatanggap mula sa barangay nyo, sa LGU, kaya sa DSWD? Meron na. Actually, naging mas mabilis ngayon kumpara nung nakaraang taon. Ang problema lang, baka dito pa magsimula ng panibagong hawahan. Kasi yung ginawa nila ngayong distribution ng ayuda, inipon nila sa isang lugar sa halip na mag house to house. So yung physical distancing, na-violate ba? Sort of. Kasi no, bagamat yung mga community alam na nila yung social distancing. Pero kasi pag inipon mo sila sa loob ng isang lugar, no? Yun yung tendency na magkahawahan. So sa tingin mo yung minimum health protocol diyan mukhang nababiolate kung kumbaga ganun ano. Nako-compromise. Kahit anong iwas natin, pag isinama mo kami sa isang lugar, siyempre, malaki ang chance na mahawa. Ano naman kaya yung mga ayuda ang natatanggap niyo dyan sa ngayon? Yung ayuda ngayon, ano, mas maganda kasi in a form of cash. Yun. Magkano kaya? Dati, yung 4,000 ba yun? Depende. Hindi yun ganun. Okay. May 4,000, may 3,000. May 2. 1,000 per person. Di tulad noon, ano? Dati. We have reached around siguro 16,000 ata. Yun. Ganun. Sa tingin mo, ano? Sapat na ba to? Alam mo sa tingin ko dito, Gerald, hindi sapat pero nakapag-adjust na yung tao. Alam na nila pag sinabing may ECQ, anong gagawin nila? Compared last year, maraming nabigla, nagulat, hindi nila alam kung anong gagawin nila. So kahit paano, nakapaghanda ano, yung mga tao kasi nakapag-adjust. Alam na nila kung anong gagawin. Saka alam naman nila na pag galing sa gobyerno, limitado ang pundong ang pundo at yung ayudang matatanggap. So meron totoo din yan, so meron ding namigay na in kind ano, Sir Wensi. Last year may ganon, may mga dilata, mga bigas. Kaso kung titingnan mo yung mga dilata, halos pare-pareho yung pinamimigay sa dinas,
Yung bigas, siyempre. Nandiyan na yan pala. So, nagpapatuma, ano ba, nagpapatubad rin ba ng curfew hours dyan sa area nyo at ng mga border control? Very, ano, strict. Talagang pagdating ng 6 o'clock, yung mga food services, essentials, sana lang, sila na lang yung nakikita. So, ikaw mismo, personally, nakapag-adjust ka na rito, ano? Kumaga, ay, oo. Yung last year kasi, haba nung ating exposure sa ECQ, GCQ. So, kahit paano, natuto na tayo. Oo, kaya makikita mo mga tao dito, bagamat ano, may matitigas talaga ang ulo, pero mas marami yung sumusunod. At yun namang matitigas ang ulo, syempre napaparusahan dyan. Ano ang common na parusa dyan sa mga violators? Dinadala sila sa plaza, mga exercises. Yan. Community service, meron din ba? Community service, meron. So ano, pagdating naman sa mga pribadong, hindi, pampublikong sasakyan, hindi ba nagkukulang? Discourage nila. Kasi ang inahayaan lang nila yung mga essential lang, ano? Oo, napaka-rare na. Kung nandito ka ngayon sa Quezon City, walang traffic. Oo, parang talagang ano. Ghost town bang masasabi? Hindi naman. Mas matindi yung pinagdaanan na last year. Kumpara ngayon, at least ngayon nakapag-adjust na yung tao at siguro hindi na umaasa ng malaking ayuda sa gobyerno, kasi habang tumatagal tong pandemyang ito, bumababa rin yung antas ng pondo, kaya yung pondo mismo ng gobyerno natin para itulong sa kanila. Ngayon, anong panawagan mo, Sir Wensi, lalo na sa gobyerno, kung meron kang nakikitang dapat baguhin sa pag-observe ng ECQ kaya ng health protocol, ano po ba ang maipapanawagan nyo? Sa ating gobyerno, sana ano lang, no? Maging totoo sa kanilang serbisyo. Bawasan yung kanilang hanap buhay sa panahon ng paghihirap at itong COVID. Kesa naman sa mamuliti ka at gawing negosyo itong COVID-19, gawin talaga nila yung kanilang tungkulin na magsilbi. Sa totoo lang, first time siguro natin to, no, sa lahat. Kaya maraming trial and error. Pero ngayong taon, lumipas ng isang taon, nakikiusap kami sa pamahalaan, maging totoo. Pumunta na tayo sa expert, huwag na tayong magtatsamba. So sa tingin mo, yung kasalukuyang namumuno, lalo na sa pag-manage ng crisis na to, dapat palitan ng karapat-dapat, ano, Sir Wensi? Kung makikita natin, hindi bumaba yung number of cases. Iyon kasi ang pinaka-ebidensya mapapakita natin kung effective nga ang ating pamahalaan sa kanyang kampanya para iwas ang tao sa infection na ito. Okay, maraming salamat, Sir Wensi Lobo. By the way, mga kabunyog, si Sir Wensi Lobo ay Bicolano po, Bicolano din, at nag-graduate din po siya sa Ateneo Dinaga High School dito, Ateneo Dinaga University na. Sir Wensi, yung pwede mong batiin natin yung batchmates natin, Ateneo Dinaga Grand Slam High School. All 1992. Right. Binabati natin yung Grand Slam Batch 92. Lahat po yan sa Naga, sa Metro Manila, at sa abroad. Okay. Lalo na yung presidente natin, si Sir Teng Rañola. Si Teng Rañola, okay. Ang ating kasalukuyang pangulo,
ng March 92. Mabuhay ka, Sir Wensi Lobo. Maraming salamat sa pagpapa-unlock. Magandang hapon. Hapon, Sendo. Salamat po, Sendo Gabos. Mabuhay ka, Sir Wensi. Balitang sa balitang bunyog naman tayo, mga kaibigan, mga kabunyog. Isinagawa kahapon, Abril 9, ng bunyog pagkakaisa ang online protest sa paggunita nito ng Araw ng Kagitingan. Ang nasabing online activity ay naglalayong pukawin ang damdamin ng mga Pilipino at ipaalala na ang Pilipinas ay para sa ating mga Pilipino at dapat hindi inaangkin ng ibang bansang katulad ng mapanakop na China. Iginiit din na ang pananahimik at kawalan ng aksyon ng Pangulo sa isyong ito ay may tuturing karuwagan at pagtataksil sa bayan. Samantala, ang bunyog pagkakaisa ay nakapagsumiti na ng aplikasyon sa Commission on Election bilang isang political party list group at kaugnay nito, ating makakausap sa kabilang linya ang Secretary General ng Bunyog Pagkakaisa na si Kabunyog Colec Suliman para sa updates. Doon po kasing March 30, 2021 ay naihabol pa po ng Bunyog Pagkakaisa ang pagsumiti ng aplikasyon bilang isang political party list group para sa darating na eleksyon 2022. At sa ngayon po, hingi po tayo ng update kay Sir, kay Kabunyog Colec Suliman. Magandang hapon, Kabunyog Colec. Bunyog sa katotohanan. Hanan. Magandang hapon po. Magandang hapon naman. Anong update po natin? Sa ating, marami tayong... Sige. Marami po tayong development sa Bunyog Pagkakaisa. Nakakatuwa naman na unang-una, patuloy na lumalago ang ating samahan. Luzon, Visayas, Mindanao, at kahit po sa abroad. Sa ngayon, meron tayong formal na 42 chapters sa buong Pilipinas. Ano po yan, ha? Luzon, Visayas, Mindanao. Yan, nakakatuwa, no? Even sa NCR, ang mga bunyog chapters natin ay talagang patuloy na natatatag. Opo. Okay. Sana nga po, we are looking forward na yung mga information officers ng mga chapters natin ay makapag-report dito sa ating programa para makumusta naman natin ang kalagayan ng mga chapters nila. Ano po? Magandang ano ya. Magandang solusyon yan, Kabunyog Gerald. Oo. By the way, Kabunyog Colec, sino-sino ang mga nominees ng Bunyog bilang isang party list, national political party? Sa katotohanan. Nako, napakagandang tanong po yan. ikwento ko lang sa ating mga Kabunyog ng mabilis. Sige po. Ano, sa mga nakikinig. Noon pong Miyerkules, nung nakaraang linggo, actually, Miyerkules Santo. Oo. Tayo ay nakapag-submit sa COMELEC ng petisyon para sa ating pag-a-apply sa paglahok sa party list. Bunyog. Ang Bunyog Pagkakaisa bilang isang national political party. Ayan. Dalawang mode po ang ating submission. Unang-una, nag-online submission tayo through email. Ano yan, kasi sila din ang may direktiba niyan sa COMELEC dahil nga sa ECQ, lockdown. Dan pangalawa, isined natin LBC ang actual na mga dokumento at requirements sa katotohanan sa COMELEC. Ayan, so yan po ay nangyari nung Miyerkules. So ang ating mga nominee para sa Bunyog Pagkakaisa party list, kung tayo po ay loloobin ng Panginoon na makaupo sa Kongreso, in order po ito. Ang ating first nominee
Siyempre, walang iba ang ating Bunyog founder at chairman, Attorney Ricky P. Tumotorgo. Mm-hmm. Si Attorney Enzo ang ating first nominee. Ang second nominee natin ay si Kabunyog Angelita Tamoria. Siya po ay taga Binangonan, Rizal. Opo, yan. Ang ating third nominee, no, hopefully, si Jose P. Brimon. Ano po yan? Taga Naga City. Bicolano yan. Ito, ano to eh, contributor. Nag-donate ito lagi sa Office of the Vice President kasi isa siyang negosyante. At pioneer po yan ng Bunyog, si Kabunyog Jose Brimon. Si Sir Puch. Oo. Ang pang-apat nating nominee, ang napakasipag nating National Capital Region Vice Chairperson. Mm-hmm. At chairperson din siya ng Quezon City, si Madam Gwendolyn Polyesca. Mm-hmm. Yan, si Ma'am Gwen, Ma'am ang Gwen. Ating fourth nominee. O, napakasipag po niyan. Mm-hmm. At talagang ano yan, lahat ng activities ng Bunyog ay nandyan siya, no? Siyang nag-aasikaso ng ating NPR. Now, ang ating fifth nominee, napakasipag din po at talaga namang hanganghanga tayo dito sa dedikasyon niya sa Bunyog. Sa katotohanan. Ang ating national chairperson ng Information, Education and Communication, si Kabunyog Jimmy Dibilia Calanog. Yun, si Sir ang Jimmy. Ang Kabunyog na Batanggenyo. Batanggenyo, yeah, si under kami niyan. Yes. Under po, tayo niyan sa media. Oh, ang Bunyog Media ay under ng IEC ni Sir Jimmy. Opo, magandang hapon po sa inyo. Yung ano, mga kasalukuyang headquarters natin, Kabunyog Collex, maliban sa Valenzuela City, saan pa? Ay, marami nga po. Actually, ang ating headquarters, tatlo yan eh, tatlong level. Mm-hmm. Siyempre, yung una, yung ating national headquarters dito sa Valenzuela. And then, meron po tayong regional headquarters sa mga region na may presence tayo. Kagaya sa Region 2, Cagayan Valley Region sa Tuguegarao. Meron po tayong headquarters dyan. Sa Region 3, sa Malolo. Yan, kila Chairman Danny Rico Hermoso. Headed by Chairman Danny Rico Hermoso. O, ang region to, ang head natin dyan, si Ma'am Lenny Cobalyes. And then, siyempre, hindi mawawala, Calabarzon. Si Kabunyog Mel Cruz, ang chairman natin dyan. Oh, si Sir Mel. Bunyog. Chairman din siya ng Bunyog Cavite. And then, ang ating headquarter nasa Laguna, Calabarzon kasi. And then, siyempre, ang Bicol Region, walang ano yan. Hindi mawawala ang Bicol. Oo, oh, dalawa tayong dito, sa Naga Bunyog, City, sa Naga. Sa Munding's Place. Yes. Sa Balatas. So, Cebu. Yes po. Sa Cebu, sa Zamboanga, sa Agusan, meron po tayong mga chapters. Sa Leyte, sa Samar, may regional chapters tayo, headquarters. Meron tayong provincial headquarters. At kung may mga Bunyog chapter tayo sa syudad, may mga city headquarters tayo. Yun. So yung Albayo, yung nasabi nyo pong 43 chapters ay meron ng mga headquarters to. Kaya, yes po, opo, opo. Kumbaga, handang-handa na talaga ang Bunyog pagkakaisa. Bilang eh, ready na tayo. Okay. Ano po ba yung mga panawagan mo sa ating mga chapters? Kabunyog Collex. Ay, sa ating po mga Kabunyog. Sa iba't ibang chapters natin, ano lang, tatagan natin ang ating prinsipyo. Tayo ay nasa Bunyog dahil sa ating pagmamahal para sa bayan. Yan ang ating pinakadedikasyon na ang ating bayan ay ilitas natin. Mabago ang ating lipunan tungo sa pag-unlad, no, pagkakapantay-pantay, katarungan, demokrasya. Yan naman po ay mga prinsipyo ng Bunyog. Mm-hmm. So ang mga kasaping ng Kabunyog, yung mga Kabunyog natin ay ano lang, tuloy ang laban, ika na. Laging ganon, Kabunyog Geralt. Nasa Maynila ka ngayon, Sir Collex?
Opo, ako ay nasa Bunyog National Headquarters sa Bunyog Gerald, dito sa Valenzuela. Ah, okay, magandang hapon sa mga kasamaan mo dyan. Bunyog. Oo, binabati ko ang pamunuan ng National Council, ano? Mm-hmm. Ang ating mga National Council at lahat ng members ng Bunyog. Okay, maraming salamat Sir Colic Suliman sa pagpapa-unlock po ng pakikipanayang ito. Maraming salamat, salamat po at magandang hapon. Opo, magandang hapon po. Yan po mga kaibigan, si Sir Bunyog. Si Kabunyog Colic Suliman, ang Secretary General ng Bunyog Pagkakaisa. Ang gumawa po at naghain pala ng petisyon sa COMELEC ay sina Attorney Ricky Tomotorgo, yung founder at national chairperson ng Bunyog Pagkakaisa. At syempre si Sir Colex o Robert Suliman, ang ating National Secretary General. Bunyog sa katotohanan! Sa balitang international naman po tayo, si Prince Philip, asawa ni Queen Elizabeth, pumanaw na sa edad na 99 sa Buckingham Palace noong Biyernes, Abril 9. Siya po ang duke ng Edinburgh na tumulong para maging moderno ang monarkiya at makaahon ito sa mga krisis na dumating sa loob ng 7 dekada ng kanyang pagseserbisyo. Mamaya po, antabayanan niyo po ang pakikipanayam natin sa isang COVID survivor. Sana makakuha tayo ng mga leksyon kung paano maiwasan ang pandemyang ito, lalo na itong COVID. Bunyog sa katotohanan! At yan na po ang kalipunan ng ating balita at impormasyon na ito. Hanggang sa muli, ito po si Kabunyog Gerald Gallinito, Abril 10, 2021, ang Kabunyog nyo sa katotohanan. Bunyog sa katotohanan. Hapon po mga kabunyog. Magandang hapon mga kabunyog. Ito si Homer Murillo. Welcome po sa another episode natin. Maraming salamat kabunyog Gerald sa balita at sa mga updates natin tungkol sa bunyog. By the way po, dagdag lang po dun sa updates kanina tungkol sa ating organisasyon, ay meron po tayong mga nakalinyang activities ngayong mga darating na araw. Una po dyan, yung magkakaroon tayo ng online concert ngayong May 1 para sa Labor Day. Alay po ito sa mga manggagawa. Pag sinabi po natin manggagawa, hindi lang yung wage labor, kundi lahat ng mga manggagawa. Gaganapin po ito sa Munding's Place. At yung mga performers po, ang karamihan ay andun din. Ngunit meron din magpa-participate through Google Meet. So, abangan nyo po yan. Meron po, by the way, ito po isang IGP project natin. So, meron po siyang virtual ticket. Kailangan nyo mag-register doon sa ating website. At mura lang naman po ang ticket. 100 pesos lang. So, 100 pesos, makakapanood na kayo ng concert ng ating mga miyembro at makakatulong din kayo sa ating pinaglalaban. So, ang proceeds po nito ay mapapunta sa organizing at sa ating mga iba pang activities na darating. At meron pa po, sa June 12 naman, during Independence Day, magkakaroon tayo ng special screening ng mga film, short films na meron pa tayong pa-contest. Pero before po June 12, ito po ay actually open na. Pumunta rin po kayo sa website natin para mag-register. Andun po yung online form at details ng mechanics. So 3 to 7 minutes lang po dapat yung short film. So it should be related sa Independence Day.
So ito po ay open sa public, kahit po mga estudyante ay pwedeng sumali dito. At meron doon mga genre na pwede niyong salihan basta hindi lang lumampas sa 7 minutes. So yan po yung mga latest updates natin in addition doon sa kanina. Sa main topic po natin sa editorial ngayon ay yung kung ang ating bang araw ng kagitingan ay relevant pa or makabuluhan pa hanggang ngayon. Ito po kasing araw ng kagitingan ay sineselebrate po natin to or kinukommemorate tuwing April 9. So, ito po actually ay isang historical event ng World War II kung saan yung Bataan noong April 9, 1941 ay pinakahuling yung Corregidor ay pinakahuling sumuko. At pagkatapos noon po ay yung tinatawag nating Death March. Technically po, yung pinaglaban ng ating mga ninuno, siguro marami pang sa atin ngayon na buhay pa yung mga lolo, lola na naging guerrilla or naging bahagi ng USAF. Technically po, yung panahon na yon, ang talagang pinaglaban ng mga Pilipina, hindi naman ang mismo ang Pilipinas as a sovereign country. Kasi nung panahon na yon, ang Pilipinas ay teritoryo po ng Amerika. Ngunit po, bago tayo nagkaroon ng World War II, nakaschedule na talaga siya na bigyan tayo ng sovereignty ng US. At kahit hindi natin masabi technically na Pilipinas as a sovereign nation yung pinaglaban ng ating mga guerrilla. Actually po, yung aking lolo ay isa rin sa mga guerrilla na nakipaglaban noon. Part po siya ng Tangkong Baka. Sayang nga lang, hindi natin na-invite si Professor Herona, magbibigay sana ng historical narrative kung ano ba yung mga paano nabuo yung guerrilla movement dito sa Bicol. Anyway po, kahit hindi po sabihin pa natin hindi talaga isang sovereign nation noon ang Pilipinas dahil nga under tayo ng Amerika, ay maaari pa rin po natin masasabing patriotic yung mga ating mga guerrilla at ating mga veterano. Especially yung sa USAF eh. Kasi hindi naman politika ang pinag-uusapan na lang doon, kundi yung mismong survival ng ating mga mahal sa buhay nila noon. Na actually, ang Naga po, isa po sa naging ano rin. Nagkaroon din natin dito ng base ang mga Hapon sa Ateneo din Naga. Halimbawa, meron pa dyan mga nahukay na mga bungo at kalansay. So, babalikan po natin yung tanong na relevant pa ba or ano ba ang kabuluhan ng araw ng kagitingan. Meron akong nakita isang meme na hango ito doon sa painting ni Andres Bonifacio. Ngunit sa halip na si Andres Bonifacio at mga katipunero ng doon ay painting ito ng mga doctors, mga police, mga nurses, mga food deliveries, na kung saan sila yung tinatawag nating frontliners ngayon. Sa totoo lang po, ito pong nangyayari sa ating ay maihahambing natin ito sa World War. Ngunit hindi tao ang kalaban dito. Ang kalaban dito ay virus. Na sa araw-araw nga, yung pinaka-latest, more than 400, tama no? More than 400 yung namatay very recently. At patuloy pa rin tumataas ang ating new cases ng COVID. So ito po ay dapat imobilize natin yung mga resources ng bansa. Actually si Pangulong Duterte ay binigyan siya ng special powers at malaking pondo para nga labanan supposedly itong COVID. Pero anong nangyari? Ngayon, hanggang ngayon, balik na naman tayo sa zero, although hindi naman siya katulad ng last year. Kasi ang problema nito, although meron na tayong plano, ay parang hindi sincere ang gobyerno sa pag-mobilize ng resources. Kasi makikita natin, compare natin sa ibang ASEAN, Southeast Asian country, ang Pilipinas po ay kulelat, nangunguna po tayo sa daily cases. So more than
Yung pinakamataas recently ay 15,000 at yung positivity rate natin ay nasa 20%. So compared po ito doon sa World War II, hindi naman ito ganong kalala kung isipin. Pero in terms of mobilization sana, dahil nga ito ay isang pangdaigdigang problema at ang pinaka tinatamaan po nito ay hindi lang ang ating kalusugan, ngunit ang ating ekonomiya na ngayon nga ay tinatawag na deficit spending tayo ngayon, kung saan ang gobyerno nangungutang ng napakarami para nga magamit sa paglaban din sa COVID. So sana, katulad ng mga ginawa noon ng ating mga ninuno, na nilabanan nila ang invaders. Hindi dahil sa anuman na loyalty sa isang foreign country or sabi ko nga kanina, hindi tayo sovereign nation noon. Sakop tayo ng Amerika. Ngunit ang pinaglaban ng ating mga ninuno noon ay yung survival mismo ng kanilang mga mahal sa buhay. At eventually, yung kalayaan mismo natin. So noong 1946, pagkatapos ng gera, ay nagkaroon din tayo ng eventually ng kalayaan. So, in conclusion po, ito pong laban natin ngayon sa COVID ay dapat nating seryosohin at sana ang gobyerno, lalo na ang ating mga leaders, ay huwag masyadong yung tinatawag nating parang ina-underestimate nila yung sitwasyon o masyado nilang minamaliit. Meron ang isang meme na nagsabi na hindi proof of life ang kailangan namin kundi proof of leadership, kasi 'di ba merong trending na buhay pa ba yung parang merong rumors na patay na raw or bedridden na si Duterte. Parang ito kasi yung nangyayaring ito ngayon ay parang Marcos 2.0 pala. Ang pinagkaiba lang ay incompetent at hindi masyadong katalinuhan yung ating leader. Yung pong mga pinapalabas na nagja-jogging daw si Duterte, buhay na buhay, mayroong picture, mayroong pang proof of life yung diaryo, ay hindi po yun yung kailangan natin. Ang kailangan natin ay yung proof of leadership na obviously ay hindi nila nagaganapanan ng maayos. At sila pa yung nagpapalala sa sitwasyon. At kabaligtara ito ng action ng ating Vice President na talagang makikita natin na talagang hindi lang nagtatrabaho kundi biyan pa sa kanyang duty. So yan lang muna po ang editorial natin. Meron tayong tatawagan. Ikaw na ka muna, Gerald, ang mag-interview. Isa po siyang doctor, tama ba? Isa siyang doctor at isa ring COVID survivor. So, isa po siyang frontliner na matatawag. Kumbaga sa panahon ng gera, ito po yung talagang mga sundalo na nasa harap ng pakikipagbaka sa kalaban natin ngayon. So napakataas po ngayon ang By the way, yung positive cases, new cases ay hindi talaga yung dapat ang pinakabasehan kundi yung tinatawag nating positivity rate at pati na rin yung kung meron. Kasi yung positivity rate natin ngayon nasa 20%. So, tawagan natin. Siguro, Kabunyag Gerald, ikaw na lang mag-interview. Ayan. Siguro, introduce muna siya. Hello. Hello, magandang hapon. Doc Joshua Prevosa, si Gerald Galginito ito. Good afternoon. Sir, magandang hapon po. Natawagan po namin kayo kasi gusto po namin makahingi ng importanteng impormasyon sa inyo. Una, bilang doktor. Pangalawa, bilang survivor po ng COVID-19. Okay. Kasama po natin dito si Sir Homar Murillo, ang ating pong program host. Magandang hapon po, Doc. Good afternoon, sir. Doc, ano pong nangyari? Kung bakit po kayo na infect ng COVID-19? Siguro kasi sa dami ng cases sa hospital na pinapasokan ko,
At the same time, siguro masasabi ko siguro at fault din siguro ako dahil minsan pa nag-usap kayo ng mga kulig mo, minsan hindi mo na napapansin na sa katotohanan. Minsan nakababa yung mask. Mm-hmm. Minsan yung usapan nyo is more than 30 minutes na kayo dun sa kwarto. At the same time, yung kasama rin yung distancing niya. Sa anong hospital po kayo, yung Doc, naka-assign? Sa Valenzuela Medical Center. Bali, palagi kayong marami kayong nakakasalamuha araw-araw na mga pasyente. Oo. Na posibleng isa doon na nakahawa sa inyo. Ngayon po, pwede niyo po bang ma-share sa amin ang iyong karanasan nung kayo po ay nadapuan na ng ganitong sakit? Ano po ang unang-una, ano po yung mga sintomas na inyong naramdaman? Yung una, parang may makatay yung lalamunan ko first day yun. Mm-hmm. Tapos parang masakit yung katawan. Mm-hmm. No? Pero that time wala pa akong fever. Mm-hmm. The following days na dumating, yung nag-worsen yung sore throat. Yung pakiramdam ba na parang ginilitan yung tonsils, no, na yung boses mo wala, mm-hmm, kahit fluid masakit. So nawala tapos pong panlasan nyo yan? May fever na rin ako during that time. Mm-hmm. So nawalan po kayo ng panlasan niyan? Oo, oh, ganun. Mayroon din, sir. Nawalan din ng panlasa. Pang ilang araw na po yun? Siguro on the second, third, fourth shift nandun yun, yung panlasa. Opo. Tapos yung ubo, syempre nandun, sir, yun. Na pag tipong pag iniubo ka, naghahanap ka ng hangin ba? Mm-hmm. Na masakit kasi sa dibdib eh, pag sunod-sunod yung ubo. So bali yung oxygen nyo, oxygen level bumaba? During on the first 5-7 days, okay naman. Pero nung pang 7 days ata, nag-decide na ako pumunta ng hospital kasi may isolation room naman kami sa bahay. Pero on the 7th day, hindi ako makatulog. Mm-hmm. So, ang ginagawa ko, sir, pag nag-flat down ako sa bed, nahirapan ako huminga. Kaya umuupo lang ako. Mm-hmm. Mas comfortable ako doon. Kaso sabi ng say ko, parang kailangan ka akong pumunta na ako ng hospital dahil parang di ako nakakatulog ilang gabi na So ano pong ginawa sa inyo sa hospital? Pagdating ko sa hospital, sir, pinals ox naman ako, nag-range naman yung aking oxygen level ng 97. Pinakababa siguro 96. So normal naman. 96 to 90, normal naman. Kaya nga lang, ang pinaka-complain, sir, yung pag sinumpong ka ng ubo, masakit. Napakasakit sa dibdib at hahanap ka ng electric fan ba? Mm-hmm. Tapat ka, gusto mo may hangin na tumatapat sa'yo eh. Yun ang yun ang experience ko. So ano pong ginawa sa inyo doon? In-admit ho kayo agad? Nalaman. Pig swab test ho ba kayo? Mahirap. Do? Sir? Pig swab test kaagad po ba kayo? Oo, national test ako during that day. Dahil sa dami ng pasyente, imagine, doktor na ako doon sa hospital, hindi kaagad ako nabigyan ng room sa dami ng pasyente. Saan hospital po yon? Doon sa hospital nyo? Kasi sobrang dami talaga. Sobrang pati dami. Pati mga empleyado namin, merong mga na-infected. Nung in-admit ka na po sa, kung yung na-admit na ka na po sa room, ano pong ginawa na sa inyo? Na-intubate ho ba kayo? Hindi naman, sir. First day, nag-oxygen lang ako. So hindi, the following day, Pag ganun po ba na hindi na-intubate, so hindi gaanong malala yung infection nyo? Hindi. Maaaring hindi malala kasi kung pwede habang mga pasyente na-intubate nga, pero yung kinakapos ka ng hinga, para sa akin, nakaka-fearful na rin yun eh. Doc, para sa kapakanan po ng ating tagapakinig, pag sinabi po bang intubate, ano po ang ginagawa doon? Pag sinabi intubate, yung kung nakikita nyo sa pelikula, yung nilalagay ng tubo sa bibig. Mm-hmm. Sakit yun. Kapos kinakabit sa mechanical ventilator. Yun yung makina na magtutulog. Di po po pinapatulog yun, ano? Dapat nakatulog yung pasyente. Yung iba, sinisidate nila kasi yung ibang pasyente, combative. Mm-hmm. Hindi sila makasabay dun sa
yung flow in and out flow ng oxygen ng machine. Pag combative yung pasyente, state is sedate nila. Tapos pwede rin mag-inject ng anesthesia no do kung hindi kaya yung sakit. Hindi naman nagbibigay ng anesthesia. Usually kasi yung mga intubated talaga mataas ang chance na hindi fully aware sila kasi paliban na lang kung maganda yung nag-progress yung pagkakalagay ng pasyente pero yung mga kadalasan na hindi nag-progress. So yung unang aware, totally aware sa paligid. Okay. So totoo ba yun, Doc, na dalawang beses kayo nagka-COVID? Yung unang infection nyo, nag-ilang araw po kayo sa ospital? Yung una, sir, hindi naman ako na-admit dahil halos wala akong symptoms, nag-quarantine lang ako. Pero this time, itong pangalawa, mas malala. Medyo nakakatakot. Nakikwento ko nga sa mga kasamahan ko, yung di ba sir, pag naliligo tayo sa shower o nagtabo ng tubig sa ulo, pag wala tayong sakit, kaya natin huminga. No? Pero itong may sakit ako, nag-shower ako sa hospital, ilang segundo lang yung tubig sa ulo ko, talagang parang nalulunod ako. Parang waterboarding. Oo. Kaya yun ang iniwasan ko habang naliligo. Sa leeg na lang ako ng buhos kasi talagang nalulunod talagang pakiramdam. So anong tawag sa ganyang experience, Doc? Yung parang nalulunod, drowning experience ba 'yon? Yung wala namang medical term doon. Kaya nga lang, basta it signify na talagang kinakapos ka sa oxygen. Simpleng buhos ng water and hindi mo kayang huminga. Sa shower room. So ilang araw o ilang buwan yung interval ng pangalawang infection niyo, Doc? Yung unang infection ko, yung kasagsagan din ng COVID dito sa last year, August yun. Itong pangalawa naman, kasagsagan na naman ng COVID dito sa Manila, itong March. Ngayon lang pong Marso? Ngayong Marso ako na ano. So, kare-recuperate nyo pa lang? More than 2 weeks ago na. So, during... Kasi nakira ko... Dito po sa pangalawa yung infection... Ano lang, masasabi niyo yung mild pa rin yung naranasan niyo? Hindi ko masasabing mild. Oo. Pero moderate, pwede pang makategorize ko na moderate. Mm-hmm. Kasi may episode na ako ng difficulty of breathing. Eh. Oo, so halos lahat po pala yung mga nilalagay pong impormasyon ng Department of Health na mga simptomas ay halos naranasan niyo po. So kayo po ang magpapatunay na yung mga impormasyong pinapalabas ng DOH patungkol sa sintomas ng COVID-19 ay totoo po talaga. Dahil naranasan nyo. Maswerte nga sir ako dahil may mga kulig ako na mga surgeon din na umabot sila sa punto na dapat may nakakabit sa kanila 24/7 na oxygen sa ilong kasi hindi nila kaya huminga. And luckily, nag-survive naman yung dalawang kasama ko. Sa hospital niyo po, Doc, na tinatrabahoan, ilan na po ba yung na-infect sa inyo ng mga frontliner, lalo na mga katulad niyong doktor? Wala akong data. Wala ka pang idea. Anyway. Pero marami na rin, sir, kasi masasabi niyo po ba, Doc, na makakasurvive naman dito sa COVID-19 basta maagapan lang ng maaga? Oo, makakasurvive na lang. Kaso nga lang, sir, yung pinaka-importante na noong pa sinasabi ng mga ibang eksperto, yung contact tracing, saka yung mass testing. Mm-hmm. Kasi ang nangyayari ngayon, medyo political lang dating, nang komento ko siguro, yung ginagawa ngayon na ICQ, ginawa na to last year eh. Mm-hmm. Oo, naulit wala namang pagbabago. Inulit lang eh. Kung you keep on doing dun sa ginawa mo na, nag-expect ka ng bagong result. Wala kang makikita ng bagong yan result. Yan daw yung definition ng stupidity. Sabi ni Albert Einstein. Paulit-ulit. So sa parte nyo bilang nasa medical practitioner, sa practice pala, sabi nyo nga, paalos paulit-ulit lang po tayo, ano po ang panawagan nyo ngayon sa ating gobyerno? Kung sakaling makinig sila. Ayun, tama. Nasabi mo na sir yung word, makinig. Makinig sana sila sa payo ng iba.
Yung po, makinig talaga sa katulad nyo na may authority sa ganitong pandemya. Yung expert niya. Talaga. Hindi mga militar yung dapat mag-head nitong anong ito. IAP. Oo, sir. Madagdag ko lang, sir. Sabi nila itong 2 weeks na ECQ dito sa amin sa NCR, eh, nakikita ng result na maganda. Eh, ang latest ngayon, 201 plus atang namatay for today, 12,000 plus positives. Yung wala infection na ako tago. Oo, oh, hindi na bumababa sa libo po ang... Saka dapat siguro, Doc, yung panahon ngayon ng ACQ, ito yung dapat intensify nila yung ano, contact tracing, tapos yung testing, tama, isolation, vaccination. Yung isa pa yan, tama sir yan, yung dagdag mo, vaccination. Sobrang late kita kung... Oop, naputol. Naputol po si Doc. Tatawagan po ulit natin. Tawagan natin ulit. Maganda yung mga nakukuha natin leksyon at mula mismo sa isang doktor at nakaranas ng COVID-19 infection. Ayan. Hello. 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 Ayan, sorry pa naputol. Naputol sir. Sige po, patuloy po tayo. Ano ba? Mga puntos na lang sir. Sabi ko kanina na ano, na walang pagbaba, nakaka 2 weeks na yung result ng positive everyday, yung namatay everyday. Yes. Ang dami-dami pa rin eh. Oo. Last 2 days ago ata nag ano tayo ng pinakamataas na namatay for a day, 400 plus. 400 sa marami na 'yan. 2 days ago ata 'yon. Yan yung ano pa lang na detect kasi possible din kasi Doc na mayroong mga namamatay na hindi naman na confirm na COVID pala. Ah, yung mga sinasabing na namatay. Mm-hmm. Yung iba hindi na kasi nasa swab pero may mga significant history doon sa natanong sa balintay ng pasyente. Halimbawa, na exposed yan sa ganitong COVID patient na positive sa bahay o kaya napakadami ng COVID cases doon sa barangay. Hindi naman kaagad ni-level na yan ay tawag din kinamatay COVID na walang mga evidence or proof na pwede masabi. Kasi kinakategorize natin yan as suspect, probable, or confirmed. Yun yung mga kategory kasi yan. Yung hospital ba, Doc, ngayon ay talagang ano na, full capacity na, lalo na sa NCO? Oo, sir. Kasi last night, may kamag-anak yung wife ko na may COVID positive. Kailangan i-admit. Tumawag ako doon sa kakilala ko sa hospital. Wala, hindi namin na i-dala doon dahil puno. Yung prior to that, yung isang kasamang ko rin na doktor, tumawag din daw. Kausap ko yung doktora sa medical department. Hindi daw nila nabagbigyan dahil puno din sila. So, ngayon Doc, nagbago na ba ang routine mo simula nang magka-COVID ka? Ano na ba ang ginagawa mo para makaiwas? Para hindi naging ka na matatluhan, ano na ako, kumbaga. Naging ok-ok na ako, kumbaga. So, sa bahay, anong ginagawa niyo na po? Ang patakaran ko sa bahay ngayon dati, pag galing ka sa labas, alcohol lang ng kamay. Mm-hmm. Ang ginagawa ko na ngayon, sabi ko, pag galing ka sa bahay, from head to foot, alcohol ano tayo kako. Ano ang ginagawa mo? Bali, okay. Bale, ano po, binubuhusan nyo ng alcohol yung buong katawan nyo? Hindi sir, yung spray lang sir. Ni kasi spray. Yung mist naman nun eh, tingin ko may spread mo yun sa, ano, mas maganda okay. Yung kasi mist. Mabuhay ka Doc. Unang-una maraming salamat sa pagpapa-unlock po ng interviewing ito. By the way po, si Doc Joseph Ribosa. Sir, anong LG ka kadto sa ano? Sa Ateneo. 45 bata, pade. Ah, 45. 45 bang baga ko. Sige. Batiin mo, Doc, yung mga kabats natin, yung Grand Slam High School Bats 1992. Good afternoon sa ano, Grand Slam Bats. Mga kabats, yan po si Doc Joshua Pribosa. Bale, pumipirmi ka na dyan, Doc, sa Maynila. Bihira ka nang umuwi. Okay. Nagpupuli ako pati ano every once
a year dahil nasa medical mission sa Arong. Kaso dahil sa pandemic, then nakakapuli. 2 years na na akong din nakakapag-medical mission sa amin. Okay, sa muli, Doc, Joshua Pribosa, maraming salamat po sa pagpapa-unlock. Hanggang sa muli po, maraming salamat. Thank you po, Doc. Thank you. Maraming salamat po. Thank you. Okay. So, yan po si Doc Pribosa na nakapanayam natin na nagpapatunay na yung ating COVID cases ay lalo pang lumalala imbis na ma-resolve ito. Kasi paulit-ulit lang eh, sinasabi nga yung isa daw sa definition ng stupidity, Kabunyog Gerald, yung paulit-ulit mong gagawin na nag-expect ka ng different results. Ito kasi dapat, hindi na tayo dito sa sa lockdown. Ang dapat tinututukan na natin ay yung isolation at yung vaccination. At mahalaga dyan para magawa yan ay kung hindi naman natin makuha yung 70% kaagad na vaccination, ay paigtingin yung contact tracing. At sabi ko nga kanina, maikoconnect natin ito sa ating araw ng kagitingan, yung mga nangyari ng World War II, na dapat immobilize lahat ng resources ng gobyerno at paigtingin yung talagang paghahanap ng solusyon. Hindi ito ordinaryong kalaban, although hindi ito kasing lala noong World War II, ay ito pa rin ay isang pangdiigdigang problema. So, tapos na po ang ating oras. Lumampas na po tayo ng 5 minutes. Anyway po, maraming salamat po sa nakinig sa radio at umantabay din sa Facebook. Kabunyog Gerald, meron ka bang mensahe? Maraming salamat po sa mga nakapanayam po natin. Ito po si Gerald Galionito, ang inyong kabunyog sa pagkakaisa. Yan po. So ito po si Omar Murillo. Hanggang sa sunod po na episode ng ating Bunyog Pagkakaisa sa radio. Maraming salamat. Mix of music, best mix, home radio. Ito ang oras ng panalangin. Padalangin para sa media at sining. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Epeso 4, talatang 25 at 29 at 1 Timoteo 4, talatang 12. Kaya huwag na kayong magsisinungaling. Ang bawat isa ay magsabi ng katotohanan. Huwag kayong gumamit.